Alamin naman natin ang mga aktibidad ng Bulkang Mayo na dapat pang paghandaan ng mga kapatid natin sa Albay. Makakapanayam natin si Paul Alanis, resident volcanologist ng FIVOX. Magandang gabi po sa inyo, sir. Diri, sir. Yes po. Opo. Yes po. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga tagapanood. At magandang gabi rin po kay Governor Lagman. Sir, yung LGU po sa Albay, pinalawak na yung danger zone to 7 kilometers. Ano? Iaangat kailan? O malapit na hubang iangat sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon? Sa ngayon po, based po sa analysis namin ng data na mula sa mga instrumento namin at sa mga visual observations, nasa 50-50% po na it could go either way kung i-escalate namin or i-maintain. Right now po, based sa datos na nakikita namin, ay alert level 3 pa rin po ang Mayon Volcano. Mm-hmm. Well, sir, so far, mukhang puro effusive eruption lamang, parang tulo lamang ng lava ang nangyayari. And I suppose at this point, that's pretty safe for people around the Mayon kasi wala namang mabilis ang paglabas o pagbuga. Ano po yung possibility or probability ng isang explosive eruption kung saan malakas ang putok at mas marami ang mapipinsala? What are the chances of that happening? Sa ngayon po, again, based sa data na pinapakita, may mga markers po kasi kami tinitingnan para magsabi na nagbabadya ng ba ang isang explosive eruption. Yung mga bilang ng mga earthquake yung hindi lang yung bilang, ano yung actual number, yung quality niya, anong klaseng earthquake yon, at yung energy ng mga earthquakes na yon. Yung bigla ang pagbagsak ng sulfur dioxide o di kaya ay yung sustained na pamamaga ng bulkan. Right now po hindi namin nakikita yung mga parameters na yon para magsabi na parating na yung explosive eruption. Sir Paul, ayaw naman natin mag-cause ng panic pero mahalaga na rin pong matanong sa inyo, no? Kasama ho ba sa worst case scenario na dapat paghandaan ay lahar? Sa ngayon po, that is a magandang tanong po 'yan. Dahil sa mga ito nga pong mga recent eruptions ng Mayon Volcano, mababa na po ang casualties natin directly coming from a volcanic eruption. Most of the casualties galing sa Mayon Volcano ay ito nga po yung mga pagkakaroon tayo ng lahar tuwing mayroong mga tag-ulan o di kaya ay may dumarating ng bagyo. Yung pinakahuli nga po ay yung Typhoon Rolly noong 2020. Mm-hmm. Sir, huli na lang siguro. Kasi ngayon tuloy-tuloy yung paglabas ng lava, at least yung pagpatak ng lava. By any chance, is that a good sign na nare-relieve yung pressure doon sa loob ng bulkan? Yes, in a way po, magandang sign yan dahil yun nga, tama kayo, nare-relieve yung pressure. And at the same time naman po, itong paglabas ng lava flow is very little risk sa ating, at least sa ating mga tao dahil at the moment, unang-una, napakataas pa po nung dulo nung lava flow nasa around 500 meters away from the main crater pa po. So nasa taas pa po siya. Sa ngayon very low risk po yung lava flow. Okay. I suppose that's good news. Sana. Okay, maraming salamat. Sana po magtuloy-tuloy po. Yes, ganito na lang na ano. Na yes, effusive eruption. Thank you, sir. Mr. Paul Alanis, resident volcanologist ng FIVOX. Mga kapatid, me and Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.